You should never forget to grab a box of this famous pasalubong when you get to visit Camiguin Island, especially when it's still hot and freshly baked. Although this might be very hard to get for most of us these days, we are going to try moving the experience from the island of Camiguin closer to you by teaching you how to make this delightful pastel bun right at your own kitchen. So what are you waiting for? Gather up your tools and your Arla Pro products. We are taking your taste buds to the famous island of Camiguin in our newest episode featuring local breads and pasalubong from our local travels. Hi everyone, this is Chef Lara Lopez-Dizon from the Pastry Alliance of the Philippines. Welcome to Arla Pro Digital Kitchen Series. So ngayon, ang uunahin natin, all your dry ingredients, i-combine lang natin. Okay? So, combine natin ang ating salt, our yeast, sugar, and our Arla organic powdered milk. There. Yan yung nakaka-add ng ating flavor para sa ating bun. Okay. So, we're just going to dry blend everything before we transfer it to our mixer. Okay. There you go. Everything's in. With the hook attachment over here, we are going to add our water. So, dahan-dahan lang natin na ilalagay ang tubig. Okay. So ngayon, yung gluten natin, nag-start na siya mag-develop. Okay, we're just going to wait for our dry ingredients to combine para siyang magiging bola. Okay, so lahat ng mga loose na dry ingredients, ma-add yung tubig, makokombine siya lahat. So we're just going to wait for that to happen. So dapat parang bola na siya. Okay, so ngayon, nag-combine na siya lahat ng dry ingredients together na with the water. Makikita mo na, ayan, so makikita mong ganyan na siya, moist na. Okay, that's when we're going to add our butter. So dito na natin lalagay ang butter. So ang Arla butter ginagawa ko room temp para hindi naman mahirapan yung dough natin kasi mas matatagalan tayo mag-melt. So pakonti-konti, once nakikita nyo na nag-absorb na siya ng butter, lagay ka ulit. Yan yung masarap natin, yung Arla butter, super yummy. So okay, we're just going to wait for this to combine na talaga mag-fully develop na yung gluten natin. So it will probably take us around 8 minutes, okay? So now for those of you who have a business, I have a question for you. Are you using Arla or Arla Pro products for your professional needs? Share with us your Arla stories and get a chance to win exciting prizes. All you have to do is make your favorite recipe using your Arla products, take a photo of your recipe, post it online, and tag us using our official Facebook page via @ArlaPH. Share with us your kitchen stories, why you trust Arla and Arla Pro products for your dairy needs with the hashtag MyArlaPro and get a chance to win 6,000 worth of Arla and Arla Pro products. 5 lucky winners will be chosen for the month of June and July 2021. Okay, so stop na natin to. Tapos na siya. So less than 10 minutes na-mix natin. Fully developed na ang gluten. It's very elastic na yung dough. So eto, ini-knead ko lang siya para ma-round ko ng maayos so I can test it. Okay? So ayan po yung itsura niya. Very smooth. Okay? Very smooth ang ating dough. Okay? Parang baby skin. So right now, we're going to transfer it sa bowl. Tapos, lagyan natin ng cling wrap. And then, ferment natin siya ng mga 1 hour until it doubles in size. Okay? So usually, chine-check ko yan. Minsan, ipipress nyo. Pag may indentation siya na naiwan,
that means it's fully fermented. Or pag makikita nyo, sobrang double na talaga yung size niya. Or yung iba, pinupoke nila. Tapos, pag hindi na nag-close, that means fully fermented na po siya. So, you can, again, work with it. Okay? Okay, for our mango filling, we have here our dried mango na na-rehydrate ko. So, lukewarm water lang, lagyan lang yung dried mangoes na na-chop nyo, and then let it rehydrate for mga 5 to 10 minutes, and then drain properly. Dapat properly drain. Ganyan siya ang itsura. Okay? Ginagamit ko dried mangoes kasi syempre seasonal ang mangoes natin. So, kung minsan, maasim. Okay? So, pag dried mangoes, at least consistent ako. Ayan. So, ilalagay lang natin with our chopped walnuts. Toasted and then chopped. So, ilagay natin. Then, you have your sugar. Now, for your sugar, it depends sa inyo kung gaano katamis nyo gusto. Ako, gusto ko medyo matamis kasi ilalagay ko siya sa bun. So, parang mawawala yung tamis pag after baking. So, mga siguro 80 to 100 grams ganun. Depende yon sa panlasa nyo. Okay. Then, you have here your Arla butter. So, lalagay natin. So, imimix lang natin to. You can use your wooden spoon. Ako, dahil maliit lang naman yung bowl, ginagamit ko teaspoon lang nga eh. Ayan. So, pwedeng-pwede na. Okay? So, once na na-combine na to ng maayos, lalagay lang tayo ng thickener. Okay? So, pwedeng all-purpose flour, pwedeng cornstarch. Lalagyan lang natin. Ayan. Okay? Wala siya dapat masyadong liquid. Kasi pag meron, pag ilalagay na natin sa bun, mahirap i-seal. Okay? Mahirap i-seal na yung dough. So, dapat parang paste. Yan. So, eto na ang consistency po niya. Okay? Wait lang. Ayan. So, ganyan po ang consistency. Ayan. So, parang paste lang. Okay. Okay. So, now for our yema filling, ang dali lang po. So, ayan. May condensed milk na tayo dito. 1 can. Lalagay lang natin ngayon yung egg. Okay, wala pang apoy ha, hindi ko pa nilalagay. Ayan, so yung egg and then your milk. Halo lang to. Then start na natin ang apoy. Ayan. 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 Huwag masyadong mataas. Low heat lang muna tayo kasi baka naman masunog. So, dire-diretso lang nating hahaluin, okay? Para yung itlog, hindi parang maging scrambled egg, hindi siya mag-curdle. So, dire-diretso lang yan hanggang sa mag-thicken. So, it will take a little time, so kailangan ng konting pasensya, again, okay? Pero huwag masyadong pabayaan, so make sure that you stir it constantly. Okay, so I'll show you in a little bit nung finished product na. So, tapos na po na gawin yung ating yema filling. Ganyan po ang consistency. Ayan. So, we're going to wait for this to cool down. Lagay ko muna siya sa bowl. Tapos, palamigin ko muna bago ko ilagay sa dough natin. Okay. So, andito na po yung 30 grams. 30 to 32 grams. So, eto nasa 33 actually, pero okay na yon. So, pwedeng 30 to 35 grams pwede nang lagyan. Okay, so what I do is flatten nyo muna ng konti. Tapos, eto for example, yung ating yema filling. So, kailangan ko ng 2 teaspoon. Ayaw kong kamayin yan. Ayan. Sticky. Ayan. So, ilalagay mo lang sa gitna. Okay. Not too much naman para hindi lumabas sa bun natin. Yan. Okay? And then, yan. So, close mo lang, pag ganyan lang. Make sure na everything is sealed para hindi lumabas ang ating filling. Ayan. So, kung nahihirapan, actually ako with this dough, ang ginagawa ko, I take a
pinch of flour ganyan before you pinch it or while you're pinching it, tapos round na natin. So ganyan lang. Dali lang. Okay? So ganun din with our mango. So ganun din ang gagawin natin. Lalagay lang yung filling sa gitna. Seal. Tapos ilalagay na natin ngayon to sa ating pan. Okay? So ito yung pan. Lagay na natin dyan. So kung pwede, may space. Okay? Di naman tayo gumagawa kasi ng dinner roll. Ayaw natin na dumikit-dikit siya. Ayan. So, may space. Pakita ko lang yung space. Para kang gumagawa ng cookies. Ganon. Ganon yung spacing. Para hindi siya didikit. Again, eto kasi, syempre, lalaki pa to. Papadoblehin pa natin yung size niya. Ayan. So, space lang na ganyan ka. Ayan, ganyan. Ito yung spacing niya. Okay? So, I will continue doing this and then proof it for 60 to 90 minutes again. Alam ko doble yung pag ano natin, paalsa, pero it's really worth it pag ginawa nyo to. Okay. And now, we can have the taste of Camiguin Island's best pasalubong right in your kitchen. So, nakikita nyo naman, ayan o, yung pag-bounce pa lang ng, ano natin, ng bread. Nakikita na ang ganda talaga ng texture using your Arla products. Lalo na po yung butter natin na ginamit. Tapos yung organic milk na nakakadagdag ng lasa ng ating buns. So, you can now share this with your loved ones or even start a food business using this very easy recipe. Global Pacific Distribution Network is the exclusive food service distributor for Arla and Arla Pro products. Find Arla and Arla Pro products for your dairy kitchen needs when you visit any SNR membership clubs and look for Arla Pro consultants ready to assist you. Watch out for more easy recipes for your home and food business only here at Arla Pro Digital Kitchen Series. Again, this is Chef Lara Lopez-Dizon from Pastry Alliance of the Philippines. Salamat po!